Hi everyone and welcome back dito sa ating channel, and for today's video is isang review ang ating gagawin ngayon, which is this one, yung ating earbuds ng Xiaomi. So, uso na ngayon yung earbuds kasi mas wireless, and then parang ang ganda ng datingan, nakakasosyal. So, saan ka makakabili ng mga friendly budget? So, ayan, ite-test out natin itong Xiaomi. Mostly nasa mall siya, and meron din siya sa Shopee and Lazada. But, ingat kayo kasi merong fake doon na pagdating sa mga gantong product. And then, iti-test out natin if it's legit or not. Nakapag-search na ako ng mga bagay-bagay, no? Kung legit pa yung ating product, no? So, dapat talaga nagsisearch muna kayo before nyo ibilhin yung isang bagay. Isang product or isang item. So, ito siya, guys. Ito yung kanyang packaging. As you can see, laki nun. Laki ng kanyang box, no? Isang kamay ko pa. Dapat, guys, ang kulay na sa packaging sa labas is royal blue. Sobrang royal blue. Ayan, as you can see, yung kanyang kulay, royal blue po yan. And huwag kayo mabahala kung Chinese character ang nasa likuran niya kasi Xiaomi is a Chinese brand, no? So, dapat guys, yung kanyang barcode, meron siya rito. And then also, dapat ang kanyang... Ito, sa bottom ng kanyang box is meron tayong scratch and mark. And then, pwede nyo siyang i-check if it's legit or not, no? So, isi-scratch nyo yan siya para makita nyo. Magkano bili natin? It is only 599 pesos, says. So, I don't know kung magkano yung price niya before. Pero, na-phase out na siya ni Xiaomi sa mga kanilang store. And then, kanilang branches. Kaya, mas mababa na yun kuma. Kasi may mga... Lalo na panahon ngayon kasi iba-iba na yung nauuso eh. So, sunod sa uso sila. And then, yung mga na-old version, yun na yung mga na-out of stock. Yun na yung mga medyo sinisale na nila, binababaan na nila yung price. Yung mga na-pipace out na. So, ito siya guys. I-open na natin. So, sa totoo lang, ginamit ko na talaga siya. So, yan yung pag in-open natin siya. No? Ginamit ko na to kahapon pa. Sobrang excited ko. Unahin muna natin itong kanyang loob. So, ito yung ganito kalaki yung kanilang lagayan. Pero guys, ganito lang kaliit yung laman. Ayan. So, huwag kayong magtataka kasi po, ito wala po siyang charger. So, sa buong papel na to, puro papel po yung laman. Yung information niya, product overview, and then all of the language nandito na. Meron tayong English. So, may Chinese, may Korea. So, kompleto po siya. And then, this one is the warranty notice. So, nabasa ko na rin to siya. Siyempre, English lang. Hindi ko na naman magigets kapag yung ibang language yung binasa ko dito. Okay, so warranty notice, and then ito yung kanilang user manual. So, meron siyang kasamang, ayan, silicone buds. So, meron tong small and then merong medium. So, guys, yung medium, sinasabi ko na sa inyo, hindi kasya sa tenga ko. And then, this is the product. Ayan, as you can see, this is the product. Meron tayong pagkeming plastic dito, syempre. Ayan, meron siya dito sa ilalim. And then, dito yung kanilang MI, Xiaomi. So, dito yung kanilang charger port. And then, open nyo lang siya rito. Ayan, dito na may nakalagay ang kanilang manufacturing, kanilang pangalan, ganyan. And then, ito na yung kanyang earbuds. Ayan, ganyan siya kalaki, guys. So, ito yung right, ito yung left. So, kunin natin. So, na-charge na to eh. Ayan. Kung makapapansin nyo, may dot yan siya. Nagda-dot na ng white. So, ibig sabihin yan, pwede na siyang i-pair. And then, also the other one, ayan. Pwede na siyang i-pair kapag ibig sabihin na ganyan na siya. And then, talaga, ibabalik natin ganyan. Ganyan. Pero, tatest out muna natin sa tingin. So, ang gaan niya sobra. Kaya ako rin talaga siya tinest na. Para mas marami tayong masabi. Para mabigay natin yung honest review natin. Diba? So, ayan o. Ang gaan niya. Ang gaan sobra. Sakto lang siya sa tenga ko. At diba? Ang klase tignan. Para kang, ano, newscaster. Mga ganyan. Meron kang maririnig na dito. May maririnig ka rito na ten-ten-tenen. Yun. So, ibig sabihin, preparing mode na siya. So, kapag kinuha nyo siya sa kanyang case, automatic open na po siya. And then, kapag babalik mo naman po siya, automatic na magko-close na rin yung kanyang Bluetooth mode.
So, ayan, binalik natin, nagbiblink na siya ng color red. Ayan, so ibig sabihin, pwede na siyang isara. Naka-charging mode na siya. Kapag chinarge naman siya dito, may makikita kayong dito sa unahan, meron kayong makikita ang dot na pula yan nandyan. So, dahil full pa naman siya, hindi ko muna siya i-charge. So, nabasa ko dito sa kanilang user manual, yung kanyang earbuds ay magagamit within 4 hours, no? So, kapag chinarge mo siya, charge mo lang siya. So, tanong ng iba, pwede ba itong naka-charge ng wala yung earbuds? So, pwede, kasi power bank naman siya. And then, pwede ba siyang naka-charge ng merong earbuds? So, pwede rin, kasi power bank nga naman siya. So, syempre, basa-basa ng manual natin. Ayan. So, may English naman po yan dyan. Madali lang siyang hanapin. No? And then, ang kanyang Bluetooth ay 5.0. So, ako na-test ko to dun pa lang sa first floor namin. Tapos hanggang dito sa taas, ang ganda, dinig na dinig mo. Ang ganda ng pasok ng music sa tingin mo. Kahit nasa malayo siya, wala kang maririnig na paputol-putol, ganun. Basta smooth lang siya sa tingin mo. And then, ayun, ingat lang kasi baka malagpak, no? Kasi minsan, hindi natin mapapansin. Lalagpak mo siya. Na pag kunyari, mahaba yung buhok mo, magsusuklay ka, matatamaan. So, ingatan mo rin yung gagamitin ng earbuds. So, hindi naman siya pang matagal ng husto, nasa sayo kung paano mo siya iingatan. And then, caution, wag mong gagamitin ito. Wag mong lilinisan ng alcohol, lalo na yung loob, kasi syempre sensitive yung loob nito, no? So, linisan mo lang yung alcohol dito sa labas, ganun. Tapos yung mga silicone earbuds, pwede mo siyang linisan. But, yung nasa loob ng case, wag nyo nang tatanggalan ng kung ano-ano, kasi sensitive part na siya. So, sa nagtatanong kung may charger to, walang kasama charger to, guys, ha? Kayo po ang magpo-provide ng charger niya. So, ang charger naman niya is yung normally na flat charger. Di ko alam kung anong tawag doon. Pero, ganito lang siya. Ganyan lang yung charger niya. So, meron, magagamit mo siya kapag yung cellphone mo. Di ka, pwede kayong bumili ng original na charger. So, dapat yung charger niyo is yung maganda-gandang klase. Para maganda rin yung kanyang pag-charge. Huwag kayo gagamit ng mga peke kasi baka mas masira yung inyong earbuds. So, yun lang siya, guys. Available siya sa Shopee, sa Lazada. Ayan, basta sinasabi ko sa inyo, mag-ingat lang kayo. Once na bibili kayo ng mga earbuds, especially kung ganyan, kung kaya nyo naman pumunta ng mall, pumunta na lang kayo para mas maganda yung quality, mas matest out nyo, di ba? Walang damage. And then, at least meron siyang warranty, no? So, yun lang, guys. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Don't forget to click the notification bell so you become more updated sa ating newest video. Until sa susunod na video natin, mga kapatid!